ating kagulumihanan na binibitbit po natin sa ating buhay. So ang Psalms 46 so, ay isang awit na sinalasalaysay ni David bilang pagpapahayag kung paano ang Diyos ay tiyak na tayo'y dadamayan, tutulungan sa anumang trouble. Sa Tagalog is ano ba magandang Tagalog sa trouble? O pagsubok, mga bata sa buhay, sa oras at sandali ng ating kailangan. And honestly po, we are living in troubled times. Tayo ay nabubuhay ngayon sa magulong mundo. Hindi ito pagiging negatibo, ano, kundi ito'y result lang ng pag-alis ng tao sa sistema, inaalis ang Diyos. Tingnan niyo sa gobyerno, maging sa edukasyon, bibihirang itunuturo ang Diyos sa mga estudyante. Sa pamilya, bibihirang tinuturo ng magulang at o ipinapakilala ng magulang kung sino talaga ang Diyos. At higit sa lahat, individual ho, bihira ho ang tao nagbibigay ng panahon sa Diyos. So, paano natin aasahan na magiging maganda ang nangyayari sa ating buhay? Pero sa kabila ho nun, dahil ho sa mga bantang ito, sa kabaitan ng Diyos, patuloy niyang inaalok ang kanyang sarili bilang tulong sa panahon na hindi ho natin kayang daan, hindi natin kayang pagtagumpayan ang anumang pinagdadaanan natin. Kaya sa mga mananampalataya ho, this is a great promise. Kaya kahit po si Jesus, sabi niya, in this world, inaamin ho ni Jesus. Hindi niya parang gumagawa siya ng isang pantasya na hindi totoo. No, sabi ni Jesus, in this world, you will have trouble. Sa daigdig na to, dadanas kayo ng kapigatian. Pero, huwag kayong matakot. Take heart. Okay, huwag kayong maggulumihanan, huwag kayong mawala ng pag-asa. Kung paano ako'y nagtagumpay, tutulungan ko kayong magtagumpay. Amen. So, napaka-akma ho ng inyong tema sa panahon. Now, yung salita